isang malupit na araw mga pogi. Narito na muli si Kapitan sa yote para sa mga video na may kabuluhan at siguradong may inis ka sa boses ko. Ngayon ay pag-uusapan natin ng coronavirus at may bago na rin itong pangalan. Mula nang magsimula ang krisis ng Wuhan coronavirus noong 31 ng Disyembre taong 2019, mabilis ang naging pagsisiguro ng pamahalaan ng Pilipinas na ligtas ang bansa mula sa bagong sakit na kumalat na sa ilang mga bansa sa mundo. Sinabi ng Department of Health, DOH, na nasa 11 dayuhan, Chinese, Americans, Germans, at Basileans ang agad na ini-isolate at tinutukan ang kanilang sakit at 3 sa kanila ang nai-deklara ng negatibo mula sa virus at nakalabas na ng ospital. Nasa 16 pang dayuhan ang nadagdag sa kaso na kasalukuyang tinututukan. Lumabas ang unang indikasyon sa krisis sa China noong 31 ng Disyembre nang maglabas ang Wuhan Municipal Health Committee Medical Administration ng isang urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause. Nakadagdag pa sa pangamba ng sakit ang nakatakda noong Spring Festival o Chinese New Year kung saan daan milyong mga tao ang naglalakbay pauwi sa kanilang mga tahanan sa buong China, bansa na may 1.3 bilyong populasyon. Pinakilos na ni China President Xi Jinping ang resources ng kanyang bansa na sinabi, "Party committees, government and relevant departments must put people's lives and health first." Agad na rin nakipag-ugnayan ng pamahalaan ng China sa World Health Organization, WHO, sa hakbang nito upang mapigilan ang pagkalat ng virus sa iba pang mga lungsod. 3 araw bago ang festival, sumailalim sa quarantine ang Wuhan. Agad ding pinakilos ng China ang mga medical experts nito upang mapag-aralan pa ang virus, habang ginagamot ang mga nahawaan. Noong January 25, ini-isolate ng China Center for Disease Control ang virus at nagsimulang bumuo ng vaccine. Pinuri naman ni WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus ang naging mabilis na aksyon ng China para mapigilan ang pagkalat ng sakit sa iba pang mga lugar. May bago na ngayong pangalan ng 2019 Novel Coronavirus Acute Respiratory Disease o 2019 nCoV-APD ang bagong pangalan na ibinigay ng World Health Organization, WHO, ay COVID-19 o Coronavirus Disease 2019. Sa huling balita noong 13 ng Pebrero, umabot na sa 1,100 ang biktima ng COVID-19, karamihan ay mula sa China. Ang kabuuang kaso ng sakit sa mainland China ay naging 44,653, bagamat sinasabi ng mga eksperto na marami pa ang hindi na ire-report. Sa magkatwid, mukhang madaragdagan pa ang biktima at mga kaso ng COVID-19 kapag hindi nakaimbento o nakagawa ang mga Chinese doctors at mga manggagamot sa ibang mga bansa ng kaukulang bakuna o gamot laban sa karamdaman. Sa panig ng Pilipinas, nagkukumahog ngayon ang Department of Health, DOH, para masawate ang posibleng pagkalat ng sakit na ito o magkahawahan ng mga Pilipino sa kapwa Pilipino o local transmission community outbreaks. Ang posibilidad ng local transmission ay pinangangambahan ng DOH dahil 9 na bansa na sa mundo ang nagkahawaan ng panika nilang mga kababayan. Sinabi ni DOH USEC Eric Domingo na ang 3 kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pinas ay imported at wala pa namang lokal na hawahan ng Pinoy sa Pinoy. Gayunman, kailangan ng preparasyon para hindi kumalat ang virus sa community level. Ayon kay Domingo, ang local transmission o hawahan ay naiulat na sa Australia, France, Germany, Hong Kong, Japan, Singapore, at Korea, Thailand at Vietnam. Hanggang noong 12 ng Pebrero, inihayag ni Domingo na may 408 taon na ang nasa ilalim ng tinatawag na Persons Under Investigation o PUI dahil sa COVID-19. Sa bilang na ito, 204 ang Pilipino, 78 ang Chinese, 8 ang Amerikano, at 50 ang iba't ibang nasyonalidad. May 208 ang negatibo sa virus, samantalang 197 ang naghihintay pa ng confirmatory laboratory tests kung sila'y nahawahan, gaya ng 3 Chinese na naging positibo sa sakit. Pinuna ni Vice President Lenny Robredo si President Rodrigo Roa Duterte dahil umano sa pag-aapurang putulin ang visiting force agreement ng Pilipinas at ng United States, pero napakabagal naman daw sa pagkilos laban sa novel coronavirus problem. Ayon kay Beautiful Lenny, nagulat siya sa bilis ng pagputol ni Manong Digong sa VFA. Nagpa siya sila sa kabila ng apela ng AFP, Senado at iba pang mga opisyal ng biyerno na repasuhin muna ang VFA. At dyan nagtatapos ang isa na namang video na makabuluhan. Salamat sa panonood. Maraming salamat sa panonood mga pogi. Huwag kalimutan ang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Pindutin rin ang bell sign para laging update sa mga videos ni Kapitan Sayot.